Hello guys, it's a sunny day today. So, ito, it's been a long years. Nandyan lang siya sa isang corner. So, gusto ko ngayon hanging plants. Actually, this is also a succulents family ghost plant. So, this one, I'm going to use this basket. Actually, basket ng mga layers of basket to. Fruit. So, magiging resourceful lang tayo. Tapos, ito, lalagyan ko ng coco liner. So, ito na. Ito na yung coco liner. The potting mix. Potting mix lang yan. Hindi naman ganyan kasi alam ito. Mamaya, pakikita ko sa inyo na ito eh, nakahang na sa isang small, medium tree. Itong galing sa very old pot na nag-chips-chips na. So, ito, kita nyo itong roots. It's really very old and hard, no? So, korsonada lang. Ito, ikakat natin to. Actually, itong mga ghost plant na ito, hindi siya talaga masilan. Propagation ito is really cutting. Madami talaga ako nito. Ngayon, dahil ito transfer natin dito, yan. At talaga, korsonada kong lagay sa tree hanging plant ang gagawin natin dito. Yan, kakat natin. Mas maganda ito. Tanggalin na lang natin. Masaya ang plants pag yung mga roots, mga old roots niya, tinatanggal mo. So, para mag-anot ulit yung young roots. At gaganda yung texture ng ano. Kasi ito medyo ano na. Stress na siya. Kasi yung roots niya is matanda na. Gusto naman yung ano, maging matanggal yung old roots. Yan. Yan. Ako ang ginagawa ko ito, medyo ilusin. Pwede mo rin i-cut yan. Pero anyway, titingnan lang natin. No? Oh, ganyan. So, na-cut na natin. Ilagay ko ngayon dito. Ito guys, sa mga cuttings natin, yan. Ito nyo. Ito may pagka yellowish green. Ito may pagka red. Ibig sabihin niya, mga old na sila, tsaka talaga nasa full sun. Ito medyo naka, not so exposed to the sun. So, ngayon, ang gawin natin, para gaganda naman ito, hindi naman kita yung mga, yung soil natin. Let's be generous to put some cuttings. Yan, ganyan. Talagang itong ghost plant na ito, as in, hindi siya masilan. Matutuwa kayo, hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap buhay. Mas gusto ng mga ghost plant or most of the succulent talaga ang buhay ng propagation is through cuttings. Yan. Yan, puro cuttings lang tayo. At maganda dyan, hindi tayo palabili or hindi ka nabibili. Pag meron ka na nang nabiling isang variety of succulents, ano lang, masipag ka lang mag-cuttings. Tsaka talagang masaya sila pag kinakat mo sila. Yan, dami-dami. Sobrang marami ako nito. Okay, dito naman. Hanggat gusto mong punuin to. Yan. Okay. Ganyan. Siguro dito natin ilagay to naman. Buka natin dito. Yan. Ah, bukang mahaba sa akin. So, putulin ko lang ganyan. Ganyan lang kadali ang sukulin to.
In short, original siya, di ba? Ito. Nakita natin kanina. Ngayon, guys, may mga kulang pa. Tsaka parang may pakita ko lang sa inyo paano talaga makapag-propagate ng mga succulents. Example, this ghost plant. Yung mga ganyan, no? So, since kulang yan, at saka mas gusto na nito talaga ma-relieve siya sa old roots niya. Ganyan lang ang cut, oh. Kung ano gusto niyong haba. So, ayan. Mas gusto niya yan. So, itong mga new cuttings na ito, naku, ang ganda-ganda niyan pag tumubo na sila. So, dahil kulang, kumuha ko dito. Dito sa my old, ano. Very old na rin ito. Nakita niyo yung rosettes niya, ang ganda. Oh. Pag na-expose sa sun, ganyan sila kaganda. Oh. Pero magtaka kayo, iba't ibang kulay ito, no? Yellow siya. Pero isa lang ang pinanggalingan niya ng mother plant niya. Hindi ko na alam kung alin. Pero most likely itong mother plant. Ito na yung mga anak. Minsan nagtay 3 to 4 colors siya. Oh. Pinkish. Yellow, green. Meron din yung maputla. Ito yung maputla. Yan o. So, ibig sabihin yan, nakatago sa sun. Kaya maputla siya. So, kung anong gusto nyo. Pero yan o, cute o. Pag nag-cuttings kayo, may mga anak-anak siya. May mga rosettes pa siya dyan. So, pupunuhin natin. Then, ano, and just to encourage you, yung mga super, siyempre, lahat ng tao, karamihan, mahilig sila sa plants. Kasi talaga naman nakaka-therapy, nakaka-enjoy. Guys, nasa, nakita niyo, ito na yung ating second basket, hanging plants. So, this plant is, ang tawag natin dito is Capitone sedum. Yan, ito yung mga medyo color, deep ang color. Ibig sabihin, naka-expose sa sun talaga. Yung sunlight exposure talaga, full sun tayo. So, yung para ma-enjoy natin yung pagtatanim, ito mga cuttings. Ito tin-transfer natin from other pots here. Then, ito ulit, gusto niya talaga ng cuttings. Ang propagation nito, super gusto niya cuttings. Yan, mamaya makikita nyo. Medyo aayusin lang natin pa. Meron lang tayong mga reserva. Yan. May mahilig tayong mag-cuttings, masipag in short, para parati tayong makapag-project na ito. So, yun pa, things, madali, hindi mo na kailangan gumastos. Kailangan din natin talaga yung resourceful. So, kung meron tayong mga extra mga gamit na napansin nyo sa bahay nyo, kagaya ito, talagang ano lang ito, naka-balandra na. Parang lalagyan ng mga sibuyas or what. Pero, hindi na siya talaga gano'n nagagamit. So, apat lahat ito, itong basket na ito. Yan, pero dahil meron tayong mga reserve na mga cuttings, madali ang gumawa ng ganitong project natin. Hello guys, ito na, naka-dalawa tayo ng basket, hanging basket, succulent plants. Nakikita nyo, oh. Hope na gustuhan nyo. Ako, for me, maganda siya. So, ito yung mga cuttings natin. Ganda-ganda, no? Itong ating hanging plants. Yan. Ito yung ghost plant natin. Yan. Ganda. So, pang marami kang mga cutting siya, napupuno mo yung basket, o itong hanging basket natin. Yan. See? So, resourceful lang tayo para hindi mo kailangan talagang gumastos na i-enjoy natin yung plants natin. Then, ito yung nakadalang hanging basket tayo, hanging plants in short. Itong Capitone sedum. Medyo nagbubulaklak siya. Yan. Tipid lang, pero as you are going through the yung mga cuttings natin, tsaka kung anong whatever you have, yung magiging creative lang tayo, imaginative. Yung simple things lang naman to enjoy planting, ganito lang yan. Nakadalawa. Nakadalawa ako in short.
Madami ako kasing reserve ng mga tanim. Dahil masipag talaga akong mag-cuttings. Hope you enjoy. Ako nagugustuhan ito. Kasi medyo kinalbo ko ito. Itong tanim nito. Ficus. So, lagyan naman natin mga pampaganda. Pampa-inspire. So, for today, we got two projects. So, itong ating Caperton Sedum. Then, this ghost plant. Yan. Thank you so much again for watching Pinoy Lolo Lola channel. Have a great day to all of us always, and God bless to everyone.